Pero ang pwede nating gawin, marami, no? So for example, nabanggit ko na to sa ibang ano rin, let's start expelling some of their diplomats. No? Matagal na rin nating hindi sinasabing hindi naman na, dapat nandito dahil hindi naman nila pinapaganda yung relasyon, no? At imbis na maging mediator sila eh inuutos-utusan pa tayo, no? Lalo lang nilang pinalalala yung relasyon. Yan, that's one. Pwede nating i-cancel siguro mga ilang contracts na meron tayo with China, no? As a sign of our displeasure, no? And an indication of the fact that we consider them as a not as a friend, no? Not as a peaceful friend, but really a hostile interloper. Okay. Yung mga matagal na rin na hinahanap natin, like yung action against their POGOs, no? Kahit sinabi nilang, sige, tuluyan nyo yan, kahit sinabi nilang wala silang pakialam dahil illegal yan sa China, well, oh, sige, di, tutuhanin natin, isara natin lahat at i-deport natin lahat ng mga Chinese citizen na connected yan sa POGO, no? Ibalik natin sa kanila lahat. Okay? Any other cooperation na pending pa, like, I don't know, mga exchanges in agriculture, science, whatever, no? Pwedeng i-cancel din yon, no? At saka yung mga hanapin na natin mga illegal businessmen nila dito and then yeah, deport natin sa kanila kung kailangan, no? I mean, in the first place, they're not supposed to be doing business in the Philippines without a permit. Yung mga ganyan. So, maraming posibleng reaction. And it will not be considered, no, unjustified. Kasi nga, ito, may ginawa kayo sa mga tauhan namin. And it's an act of violence. Mabuti nga, we're not acting violently against you. Hindi kagaya like sa, kumari, sa Vietnam, no? I mean, nag-riot doon, pinagsusunog yung mga factory nila. May nadamay tuloy na iba rin, no? Pero yan, tayo, reasonable pa rin tayo at mas pa rin ang sagot natin doon sa kanilang violence and brutality. Ayun, kung next time na mangyari po ito, wag naman sana. Although, knowing China, mukhang they're pushing the envelope, no? So ito talaga, nagkaroon ng physical confrontation, meron pang naputulan ng daliri. Ano ba dapat yung maging appropriate response pag dumating na uli sa ganung pagkakataon? Example, kunwari, magkaputo ka ng barel. Oh, syempre, ano tayo dyan? Concerned tayo dyan dahil yun exactly yung hinihintay nila. Magkaroon ng putukan para re-rest ba kanila ng full force. No? And you'll notice na nakadeploy, ang laki nung nakadeploy nilang forces ngayon. No? Navy, Coast Guard, Militia. And kita rin natin, ngayon may mga lumalabas na video, pinalabas na ng China Coast Guard, no? Yung mga litrato ng insidente, pati mga fishermen nila, no? Ay nakikisali, no? Dun sa mga operation ng Coast Guard at Militia. Kasi kaya pinapakita dyan na talagang hindi totoong mangisda lang itong mga ito, eh. Mga Militia din mga ito, eh. So, given yung overwhelming deployment, yung deployment nila ng overwhelming forces, no? Pag nag-umpisa yan, no? Siguro daw babanatan na nila lahat. Okay? Hindi rin naman natin gusto 'yon, no? Hindi naman sa hindi tayo handa, kundi talagang mismatch yung available forces natin at sa kanila, no? And yung resources available to them for a prolonged conflict and us, no? Kaya as much as possible, iwasan natin yon. And dapat, we should never be the one to file the first shot, essentially. Yun nga eh. Tsaka diba tulad ng binabanggit siya rin before, if and when that time comes, dapat handa tayo dun sa implications eh. Kung baga 5 or 6 steps ahead, diba? Dapat handa tayo sa magiging response. Hindi pwedeng, okay, gumanti tayo in kind, pero paano kung yung balik sa atin eh overwhelming given the superior force that they have, hindi po ba? Opo, opo. That really is the challenge, no? We are facing enormous odds talaga, no? Pero hindi yun dahilan para sumurrender lang tayo, no?